Hello mga ka-express! Ngayong hapong to, tayo magluluto ng, ano to? Tofu. Tofu! Tofu plus fried bell fish. Espada! Espada. Sa Tagalog. Tagalog. Tapos, ano pa? Yung tofu with pechay. Ginisang tofu with pechay. Pero healthy. Healthy living. So, tara na, mga ka-express. At mamaya-maya, mag-aapo na tayo. Sa inyo yung aming so, dinner. Ito yung dinner namin ngayong gabi. Ito natin yung tofu. Siyempre, dinner, gabi. Walang dinner na tanghali, walang dinner na umaga. So, tara! Umpisan ko na kasi medyo mainit. Bale, siya yung magluluto. Ako yung titikin. Hindi, magbibidyo. Okay, dito na natin yung kawali ba yan? Ay, hindi pala. So, kaserola. So, sa kaserola siya nagluluto. Kasi, nagpiprito. Para kung tumansik man siya, hindi siya masyadong makalat. Yun. Mga express, ganito ang gayahin nyo to para hindi malawak yung talsik. Kasi ano siya? Dito lang sa ganito lang lulutuin. Medyo konti lang yung mantika mo, medyo ano siya, mukhang marami kasi maliit lang yung loob niya. Lagay na natin as many as we can. Yeah. At the same time, magpiprito na rin ako ng fish. Isasabay na rin natin iprito yung fish para mabilis, medyo gutom na tayo eh. Kakarating lang mga express galing sa work. So after work, magluluto ng dinner. Kasi iba namin kasama dito, nasa work pa rin. So pagdating nila, para kakain na lang kami. So mukhang masarap ang ating dinner ngayon ah. Masarap to. Mura lang pero healthy siya. Kumbaga pasok sa budget. Sa panahon ngayon, kailangan ng tipid-tipid pero healthy naman. Ayan mga ka-express, nakakuha ko ng tatalo kay Chris Aquino. Tipid tips. Tapos, habang pinapainit natin yung kawali, ready na natin yung ating panlisa. Bawang. Ah, sibuyas pala. Mali. Sibuyas. At bawang. Ano ba? So, yung medyo may bawas na. Wala. Okay. At least mga ilang ano lang. Ilang siwa. Ayan. And then, ayan, may kamatis na akong hinanda with sili, ang flavor. Mantika. Ito po yung gamit namin mantika. Kahit ano pwede naman. Pero kaya mas masarap yung medyo crispy. Para ano, buto. Pero mas masarap pa rin po yung tofu na, syempre, galing Pilipinas. Kasi yun talaga fresh na fresh. Ayun, tama. Ito kasi medyo ano na to eh. Kasi yung tofu nabibili dito matubig. Hindi, binababad kasi nila talaga sa tubig. Tubig na may ano. Ano ba yung dalagyan? No? Yung kahit prituhin mo, hindi na ano yung loob. May ano pa rin. Malamot pa rin yung loob. Yung tofu sa atin. Talaga, eh. Yung tofu sa atin. Yun, pagka prinito mo, luto-luto yung loob. Oo. Medyo, ewan ko saan ba ito galing. Bagay, wala naman kasi yata. Meron bang taho dito? Wala. Pero parang last time, ewan ko saan restaurant yun. Parang meron silang pinopromote na taho. Hindi pa ako nakabili ng taho dito. Hindi pa ako nakatikim ng taho dito. Friend na nagpost na kumakain sila ng taho dito. Alam nga naman galing pang Pilipinas. Ito lang ako sa nila binili. Kailangan makontak natin yun. Speaking of taho, yung taho, di ba, galing sa soya beans. So, ang soya beans, lahat daw ng beans ay masama sa arthritis? No, it's not true. Pero, ayon sa pagsusuri o ayon sa mga pag-aaral, maganda daw yung taho sa katawan eh. So, bawal bang kainin ng mga may arthritis ang taho? Palagi ko, hindi. May pinalabas na video si Dr. Willie. Oh, sabi niya, hindi totoo yung
beans ay bawal sa arthritis. Oh, yun, mga ka-express ha. Yun ang sabi niya, napanood ko yun. Sinusundan ko kasi si Dr. William eh, kasi doon ako kumukuha ng mga kaalaman tungkol sa pangkalusugan. So, usaping pangkalusugan. Ayan, mga ka-express, oh. Ayan, medyo hindi lang pagkain ang matutunan yung lutuin dito, pati mga healthy tips ay dito nyo rin matatagpuan sa channel na to. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Ayan. Nagtitrito na ng espada. Yung magiging sa ulam ng anis, ginis ang tete with tofu, plus tritong espada. Okay, hayaan muna natin sila. Huwag natin silang pakialaman. Habang hinihintay natin yan, maghihiwa naman tayo ng recado. Mga ka-express, pinapalam ko nga pula sa inyo sa mga ka-express natin dito sa Abu Dhabi area. Si ating ka-express Maggie ay tumatanggap ng mga pa-order. Kung may mga okasyon kayo, barbecue, binyag, kasal, birthday. Huwag naman kasal, bakit? Malaki na yun. Okay na yung mga birthday, mga... Binyag, kasal, at birthday. Opo, tumatanggap po kami ng order. Pero, tumatanggap po siya ng pa-order. Kaya yung mga dito sa Abu Dhabi, yung mga express natin. Ang best seller po namin is barbecue, shawmai, and embutido. Ayan. Yan po yung pinakang, nung New Year, yan po yung pinakamaraming order. At base sa feedback naman nila, nagme-message sila sa akin na sulit naman daw yung binayad nila. Okay mga ka-express, medyo mainit na yung kawali natin. Lagyan na natin yung oil. Olive oil po yung gamit namin pag kami ay nagluluto ng gulay. Wow, may dating. Olive oil. Inulog natin yung sibuyas. Followed by bawang. Then, ipabrown natin ng konti. Speaking of mantika, mga ka-express, dito ko lang nalaman nung mag-abroad ako na mayroon palang ibang klase ng oil. Mayroon palang olive oil. Then, isunod na natin yung kamatis. Dinamidamihan ko ka-express ng kamatis kasi masarap din natin siya eh. Nandito na ako sa kamatis. Pag hinahalo sa gulay. Kasi mga ka-express dati, nung nasa probinsya kami, nung maliit pa kami, kami ang gumagawa ng sarili naming mantika. Yung sariling langis na pamprito o panggisa. Yung mantika ng niyog. Langis. Tawag sa amin na langis. Kakayurin mo yung tuyong niyog. Gagatayin, tapos lulutuin mo hanggang sa mag-produce ng mantika. Tapos, ang masarap nun, yung end product niya, mantika at saka latik. Yung latik naman, ginagamit din namin sa pang budbud sa ibabaw ng sa kanin. Sana, kawalag na natin yung ano, tofu. Ibigisan natin ang saan. Ayan, mga ka-express. Bango. Napakabango. Mukhang masarap na masarap. Okay, tapos, hayaan na muna natin siya mag-brown. And then, hiwain na natin yung ating pechay. Lugasan ko na to, mga ka-express. Kasi pin-repair ko na to kanina. Titimpla na natin guys, nilagyan natin siya ng isang mag na sabaw. Ngayon, lalagyan na natin ng timpla. Patis. Patis ang ating timpla.
Titimpla na natin mga ka-express ha. Pati yung aking ipang titimpla kasi para mas malasa siya. Hindi natin siya ng konti. Yeah. And then, lagyan natin siya ng kunting paminta. Yes, kumukulo na siya. Bango! Parang bigla ako nagutom na naman. Gutom na nga rin ako. Nanginginig na yung kamay ko. Kaya magalaw na yung camera. Ang tanong, yung sinaing hindi natin yata na isabay. Pwede na natin, tikman ko muna, tapos ihulog natin yung tensa. Sakto lang. Hulog natin yung sili. Optional naman po yun. Yung ipang ano lang. Then, ihulog na natin yung pencil. Sino kaya yung magluluto ng tofu with pechay bukas? Ayan po. Yung mga ano, nakaharap na kayo ng idea na tag-tag nyo na to sa menu nyo. Masarap na ano, pwedeng tanghali lang, pwedeng hapunan. Masustansya na, mura pa. Abot kaya ng bulsa. Eto, pag may natira ngayong gabi, eto na rin yung baon ko bukas. Kaya medyo marami na yung ginawa ko. Natakpan natin mga ka-express para ano, medyo maluto yung pechay. Siguro mga 2 minutes lang yan. 1 or 2 minutes. Actually, puro ano lang yung sa akin pag ako nagluluto eh. Patayin na natin yung prito. Okay na to. Oh. Ang sato. First finish niya. Wow. May matutuwa. Wow. Sarap ito mga express. Nakasanayan kasi namin kumakain na may pampaalat lagi. Pag may gulay, dapat may prito. Lagi magkatimbang yan eh, prito at gulay. Pritong isda, plus gulay. Ayan. So, laksan natin ito para ano siya, oh, konting minutes na lang, or 1 minute na nga lang siguro, pwede na tayong kumain. Kumukulo na siya, balik tayo natin. Yun! Okay na siya. Pwede na ito. Kasi mga ka-express, ang ganda. Mukhang masarap. Pwede.